kena sa dalawa pero natin magkulit na iba-ibang puso ng mga Israelita ng time na to. He cannot serve the Lord. Or he is unholy God. He is jealous. No? He is jealous God. Ano ba yung sabihin ng jealous? No? Jealous, mapanibuko, siloso. No? Gusto niya yung atensyon nasa kanya. Kaya nga, mga kapatid, sa oras na ito, ang audience natin ay ang Panginoon. Sinisipat natin ang makapag-worship tayo sa kanya sa Espiritu at Kahanan. And Joshua said to the people, he gonna serve the Lord, for he is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive you. Forgive your transgression, nor your sins, if you forsake the Lord, and serve the strange God. Then he will turn unto you, hurt, and consume you after he has done good. Ang sabi ng, Bible sa verse 21, and the people said unto Joshua, nay, but we will serve the Lord. No? But we will serve the Lord. And Joshua said unto the people, ye are the witness against yourselves, that ye have chosen you, the Lord, to serve him. And they said, we are the witnesses. We are witnesses. Sabi ng mga tao sa kanila, hindi kayo makapag-relate sa Panginoon kung hindi kayo tatalikod, no? Sa mga ibang Diyos. Sabi niya. Sabi ng Bible sa verse 3, now therefore, put away, said he, the strange gods which are among you. Ano yung sabi ng strange gods? Yung hindi totoong Diyos. Tama? No? Yung strange gods. Yung mga hindi totoong Diyos. No? Anong gusto ng Panginoon? No? Magbalik tayo doon sa totoong Diyos. No? Diyos na nasa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung titignan natin dito sa buhay ng mga Israelita, yung Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa pagkakaibin sa Egypt. At tumulong sa kanila na tumawi doon sa pulang dagat, which is at yung Diyos na nagbigay sa kanila ng promised land na kung saan ay kanilang ini-enjoy ngayon. No? Yung dapat ang paglinduran ng mga Israelita. No? So, now that cleanse their heart from God. Ibig sabihin, mga kapatid, doon tayo sa totoong Diyos. Yan? No? Doon tayo sa totoong Diyos. No? Yung Diyos na buhay. Yung Diyos na may tenga. Yung Diyos na may magagawa sa'yo. Yung Diyos na concern sa'yo. No? No? Yung Diyos na nagpo-protect sa'yo. Yung Diyos na nagpo-provide sa'yo. No? Yung Diyos na pwede mong tawagan anytime, in times of trouble. Amen? Amen. Yung Diyos na nagbigay ng tagumpay sa kanila. Sa kanila mga kalaban. Alam niyo mga Israelita, ang kalaban niyan, kung nasakit na sila, kalaban niya to, kalaban niya, kalaban niya, kalaban niya. No? Napapalibutan sila ng kalaban nila. Pero, lagi sila nagtatagumpay. Dahil, meron silang totoong Diyos na nagbibigay sa iyo. Amen? Kaya nga, sa lahat ng mag-ibisan na mag-worship sa Panginoon, we must worship Him in Spirit and in Truth. Because God is Spirit. Okay, let's read. Commit their hopes in God. Don't worship for them. Okay. Let their heart for God, let there be, commit their hopes in God. Amen. Sa natin ilalagay ang ating pag-asa. Ang kapatid, huwag ang iba kundi sa totoong Diyos. Ang kapatid, kung ilalagay mo o i-commit mo ang iyong pag-asa sa iba, ang kapatid, ang sabi ng Bible, God is a jealous God. No? Gusto niya, sa kanya ka, pag-iwan. Amen? At sa totoo lang, napatunayan natin, hindi natin pwede katiwalaan yung trabaho natin. Alam mo, isang COVID lang eh. Paralyze na ang lahat. Amen? So kung sabi, ang ganda ng negosyo, anong negosyo mo? Department store. Stable yan. Muna pa no. Pero ngayon, ang nangyari sa kanila, close open. Dati, full yung
customer nila ngayon, ano nangyari? Sa isa-isa na lang. No? Ang tumal ng bentahan, pero ang laki ng inuupahan mo. Biro mo, paralamigin mo yung buong building, tapos ang tao doon, pasampu-sampu. Ito ba matindi? Ibig sa sampu-sampu na sambibilin mate, bawal na. Hindi pa nalang po, bawal na po bumili ng marami. Ano, pintado sila. Amen? Sabi mo, construction, bawal ang construction. Sabi mo, mayroon akong bus. Anong bus? Mga kapatid, dati 50 ang sakay ng bus, ilan na ngayon? 25 na. So, lahat ng aasahan natin, material, no? Dito sa lupa, ay kumubukas. Sa Diyos ang pagkas natin. Amen? Yeah. Ang Diyos ang pagkas natin. Kahit kami, no? Trabaho namin, essential din yun, eh. Yung shop, pero limited pa rin. Ano namin, no? Ang Diyos lang ang pagkasa natin, mga kapatid. So, sana din kumita ang pagkasa natin. Nanay Gloria, doon sa totoong Diyos. Amen po, Nanay Gloria? No? Doon tayo magtiwala. No? Doon tayo magtiwala sa mga siya yung dapat pagkatiwala. Siya po yung Diyos na maasahan. Then, number C, correct their hindrances with them. Hindrances. Ano yung isa ng hindrances? Yung hadlang. Anong sabi ng mga Israelita? Sumunod ba sila sa sinabi ni Moses? Si Joshua? Sumunod sila. No? Nag-submit sila dun sa sinabi ni Joshua. So, sabi ng Bible sa 24, verse 19 hanggang 23. Siguro dito lang natin muna tayo. Yung susunod sabi na lang. Sabi ng Bible sa Joshua chapter 24, verse 19 hanggang 23. Sabi dyan, basahin ko lang lang. Sabi ng Bible, ang Diyos said unto the people, ye cannot serve the Lord, for He is an holy God. Kung makikita natin dyan, no? Mataas ang purification ng Diyos. Tayo sinners, no? Yung puso natin ay talagang hindi perfect, makasalanan, ikukumpay mo dun sa holy God. No? Ye cannot serve the Lord because He is the holy God. He is a jealous God. He will not forgive you transgression, nor your sins. If, kung hindi mo, if you forsake the Lord and serve His strength of God. No? No? And serve His strength of God. No? Kung nakaliguran mo ang Diyos at nagsaserve ka dun sa His strength of God. Then, He will turn unto you, hurt, and consume you. After that, He has done you good. Ang sabi ng Bible sa verse 21, and the people said unto Joshua, no? Nag-submit sila, no? And the people said unto Joshua, nay, but we will serve the Lord. No? Nakaroon sila na decision, but we will serve the Lord. And Joshua said unto the people, ye are witness against yourselves, that ye have chosen, that ye have chosen you, the Lord. No? Nagsabi itong mga Israelita na wala ngayon, naglilingkod na kami doon sa totoong Diyos. At tatalikuran na namin yung Diyos na strength sila, yung Diyos na hindi totoo, tatun na kami doon sa Diyos na okay? At ang sabi na yung Diyos sa kanila, kayo ang witness ng yung mga sinasabi. You are the witness of this thing. Ibig sabihin, kayo mismo managsabi. Kayo mismo nagpatunay. Kayo ang nangako. Kayo ang nagsabi niya sa Panginoon. Okay? You are the witness against yourself that you have chosen you, the Lord. Ano palagay ninyo? Good decision ba? Tamang pagpili Panginoon ng mga Israelita? Nabalit? Amen ba? Tama bang kanilang ginawa? Natalikuran yung strength God, yung hindi totoong Diyos at pumunta sila doon sa totoong Diyos. Tama ba? Nakakaluwalhati ba yun sa Panginoon? Katanggap-tanggap ba yun sa Panginoon? No? Sa isang jealous God, natutuwa bang Panginoon? Sa isang sa tulad ng Diyos na holy, natutuwa bang Panginoon? Amen. No? Because He's a holy God and a jealous God. No? Kapag hindi pumunta, silosong Diyos. Gusto niya sa natin
alam yung ating hope. Gusto niya, yung puso natin, ayusin natin sa kanya. And then, gusto niya, yung mga bagay na hadlang, alisin natin para makapag-worship tayo sa kanya. Amen. Okay, kung gagawin niyo, ito'y napakagandang gusto niyo magawin natin. At, mahilig sigurado tayo yung ating pag-iibig sa tayo, katanggap sa Diyos sa Panginoon. Okay, sabi-sabi ng Bible sa verse 3. Now therefore, put away, said he, the strength God, put away. Ano yung sabi ng put away? Alisin. Said he, the strength God, which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. Ano yung sabi na incline? Pag-incline, naka-straight yan, yuyuko ka. Right. Ibababa mo. Halimbawa, alam niyo, bagyo, ang sino yung mga madalas na nabawawasan ng sanga pagdating ng bagyo? Yung mga puno na hindi marunong yumukop. Tulad ng akasya, di ba, Brother Nibor? Tulad ng mangga. Hindi yung mga nabawawasan lagi ng sanga. Hindi sila marunong yumukop. Nilalaban nila na yung pressure ng nature. Pero kung di tinan mo ang kawayan. Kawayan. Ano kawayan? Kung nandun ang hangin, nandun siya. Diba? Kung nandito ang hangin, nandun siya. Kung nandito ang hangin, nandun siya. Marunong siyang mag-incline. Marunong siyang sumunod. Marunong siyang yumuko. Marunong siyang mag-submit. Diba? Sabi ng Bible, incline your heart. Huh? In the Lord God of Israel. Ibig sabihin, yung puso mo ayusin mo. At yung puso mo isunod mo doon sa totoong Diyos. Ibig sabihin, kung anong sinasabi ng totoong Diyos. Amen? Kung sinabi niya ito, sinasunod. Kung sinabi niya yan, sinasunod. Kung hindi niya sinabi yan, huwag mong gagawin. Amen? Incline. Alam niyo po ang aalila? Bakit hindi napapagod? Marunong siya sumabay. Sabi nila, mas malakas daw ang hangin sa taas kaysa sa baba. Pero yung mga aalila, hindi napapagod yan. Bakit? Shhh! Yun niya. Hindi katulad ng ibong pipit. Ganyan na ganyan. Kaya mga men, dako. Ganun, dako uli. Hindi katulad ng aalila. Marunong siyang gamitin yung power. Ano yung power na tinutukoy ko? Yung hangin. Nilalaro niya lang yung hangin. Hindi niya kinokontra yung hangin. Sunod lang siya. So, ano nangyari sa kanya? Napapagod o nakapagpapahinga? Napapagod o na-enjoy niya? Na? Na? Napapagod o hindi siya nagsasawa? Hindi siya nagsasawa. Pagkos napapakinabangan pa niya yung power sa taas. Mabuti, incline your heart. Amen? Amen. Incline, sumunod tayo. Sumunod tayo dun sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin kontrahin. Alam niyo, isang tao na kumontra sa Diyos, sino? Si Paul. No? Ang sabi ng Panginoon kay Paul, Saul, Saul, why thou persecutest me? Bakit mo ako pinag-usik? No? Sabi ng Paul, sabi ng Panginoon sa kanya, you kick against the pricks. Ano yung pricks? Tulis. 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 Pagka iraw ka o daw ay kinokontra mo ang Diyos, ang isang katulad mo ay parang isang taong sumisipa sa pagtulis. Kahit ano matas mo. Ano mangyari sa'yo? Sino man hasaktan, brother? Yung tulis lang yung sumipa. Saka hindi yun, guys. Diba? No? Mga police things yun. Ano ba din? No? Now let incline our heart. Kapagin. Ang sabihin, sumunod tayo. No? Marunong tayo yung muko sa Diyos. Amen? Salamat po sa Panginoon. Ayaw na pinagpala kayo. So, mga kapatid, true worshiper, lend their heart to God. Number two, letter B, commit their hopes in God. And then,
correct their hindrances for God. But at ang pinakamaganda rito is incline our heart. Incline our heart. No? Incline our heart in the Lord God. Sabi na ako sa Diba na ako. Sa verse 23. Now therefore, put away, said he, the strength God which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. Incline your heart unto the Lord God of Israel. Isabel, magandang tayo sa totoong Diyos. Amen? Saan para ka sa amin dyan? Pagpapakita na we are in the Lord's side. Sabi ng Bible, but as for me and my house, we will serve the Lord. Magandang tanong namin to eh. Pwede ba kumayo si Brother Alan sa kasi interview sa kayo mga anak nila? Kompleto. Yes. No? And ang original na plano, mga magulang lang. Pero nakita ko yung mga bata na naka-bis na, naka-uniform na. Sabi ko, i-enjoy nila yung pagkasama nila. No? Salamat sa Panginoon. Sabi na, pwede na kayo po. Salamat sa Panginoon. Sabi na, Bible, but as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, tayo po ito ngayon, tayo na. Let us pray. Father in heaven, salamat po Panginoon sa pagtuturo po sa amin sa oras ng mga. Oh God, sa mga panahon ito Panginoon, this is a time na God is true. Ito yung oras na pagiging magpakatotoo at hindi maglaro Panginoon. Hindi sayangin ang bawat oras na hinibigay niyo po sa amin. Hindi sayangin ang bawat opportunity na hinibigay niyo po sa amin. Hindi sayangin ang bawat resources na hinibigay niyo po sa amin. Hindi sayangin ang bawat chance na hinibigay niyo po sa amin. Hindi, pagbitin niyo po Panginoon sa paglilin po sa amin. Tulungan kami dakilang Diyos tulad ng mga Israelita na pinili nila ang tamang Diyos kaysa doon sa hindi totoong Diyos. O Panginoon, salamat po Panginoon sa sumunod. Salamat po sa desisyon ni Joshua na kung saan ay maraming na-encourage sa kanyang desisyon. Sabi niya, but as for me and my house, you will serve me. O Panginoon, maasa po ako sa mga nandito sa oras na ito, sa lugar na ito, ay nag-desisyon sa oras na ito na ang paglilingkuran nila, ang paglilingkuran namin ay yung itong Diyos. Itong Diyos, ang Diyos Espiritu, upang kami po Diyos makapanumbahan ng maayos Panginoon sa inyo. Lord God, salamat po dakilang Diyos. Salamat po sa pagtuturo ng Holy Spirit. Salamat po Panginoon sa inyo na pagdating sa amin. At binabalik namin sa iyong lahat ng mga kuya na pasalamat sa pagkakanay. Thank you.